wala. Kaya siguro marami ang napupunta dun sa question number 2 tsaka 5. Yun daw po bang mga miyembro natin na nagugulumihanan sa kanilang pagiging kaanib ng iglesia? At yung mga umalis na, yan. Dito, yan yung number 5. Ano yung gagawin natin na bilang iglesia? Kasi yung transformation na sinasabi dito sa guide question natin, hindi lang yan yung transformation na nabago ka. Habang nandito ka sa iglesia, ano pa yung pwedeng matransform sa buhay natin? Eh, ang dito sa lagay ko ng questions dito, parang ang na-transform, umalis eh, sa number 5. Pero umalis siya. O, ano gagawin natin ngayon? Okay. Lahat po tayo, may kakilala tayo, hindi na tayo lalayo, dito po sa ating iglesia, dito sa ating buklod, na ganito ang mga nangyari. May mga sarili-sarili po silang mga rason. Pero, syempre, bilang pamilya na rin natin sila, siguro dapat i-reach out pa rin natin. Kahit na sabihin natin na impossible na na makabalik. Okay. Usually naman, ganun eh, kahit kailang period, no? Siguro lalo na po yung matagal na dito sa buklod, marami na rin po dito ang nawala na dahil lipat ng mga bahay, nag-abroad, maraming ganun eh. So, ang sinasabi lang dito, ano yung gagawin natin sa kanila? Let's say, mga nasa abroad, syempre, hindi naman natin sila mapababalik dito. So, ano kaya yung mga program na pwede pa nating gawin para sa kanila na makaka-benefit din para sa isa't isa? Okay, si Ate Eva po may i-share